Hi po sa lahat. So today po, I will teach you how to make a puzzle feed sa Instagram po. And as you can see, ito po yung nagawa kong design. So I will recreate this one para step by step para po marunong na kayo kung may idea kayo kung paano po siya gawin. So let's start making the design. Duplicate lang po siya. Duplicate lang po natin yung design and erase po itong lahat. Including the background and this one. Pwede po siya ito i-delete. Dito po siya makikita sa ito po. Show rulers and guides. Diyan po siya makikita. I-enable lang po natin siya para mayroon kayong guide if hindi niya siya makita. Madidelete po to kapag i-move mo siya up or down. Ganyan, madidelete po siya. Ganyan. If gusto nyo naman po siyang makita ulit yung ruler, ganun na po, drag. Wait lang. Dito, drag ka ng ganyan. And dito ulit sa ruler. So since tatlo sila, imamatch mo lang po siya ng ganyan dito. Dito niya tingnan po kung level na po ba siya. Yung first, ito po yung column, first column ba to? Row, column. Yung first column, dapat since 1080 yung minimum size ng Instagram, imumultiply lang po natin siya para fit. So, calculator. Open tayo ng calculator. 1080 times 2 kasi second column na tayo, so 2160. Ito po, 2160 po siya, 2160 para fit po siya. Tingnan nyo yung number sa taas, nagmo-move siya, diba? O yan, so pantay na po siya, proportion na po yan. And sa ano naman, ruler na pa, horizontal ba yan? Tawag dyan. Ewan. Basta, ganun. Yung pag, ganun, dito lang po sa taas, mag-start ng click and drag down. Tapos, same lang po ng size, 1080. Dito na naman po kayo tingin sa side na ruler. Kita nyo po yan. Dito po. Dito. May 1080 po siya, diba? Tapos, again, 2160. Idadag po natin siya pababa. 2160. Hindi ko siya makita. 2160. Yan. 2160. Tapos 2160. Drag na naman tayo. 1080p times 3 equals 3240. So 3240 po yung number na naman. 3240 yan, 3240. And lastly, 1080p times 4 equals 4320. Ganyan, 4320. Proportion na po yan. And then, hanap lang po kayo ng background sample. Yung ginamit ko dito is gradient na background. So, i-search lang po natin. Nasa sayo naman po yun kung ano yung style or theme na gusto nyo. Basta po, yung each square po dito, yung parang may sense din po yung ilalagay nyo na design sa kada square na po dito.
research natin. For example, ito. Gaganyan lang po na. Basta kayo nang bahala guys kung ano yung trip nyong design. Basta, yung tip ko lang, yung kada square nyo, dapat, ano siya, yung may sense gagaya nito. For example, may picture, may text na dapat ilagay, dito naman, text, and yung design. Gawa tayo ng ibang design guys. Wait lang. Pwede din kayo dito gumawa ng text. Again, here. Pwede din dito lagyan ng text. Basta yung tip lang talaga, guys, is every square dapat, ano siya, yung may sense. Hindi yung putol ng putol ka lang dito. Kung wala siyang text, dapat may ano ka, may subject ka. Example, yung tao dito. Dyan. And then, yun. I think yun lang, guys, yung importante ito, yung paglagay ng lines dito. Dapat i-multiply nyo siya, guys, yung 1080 multiply by 2 para sa second, dito, second column, and multiply by 3 para dito na naman sa third column.
dito kayo magsa-start ng click sa taas and drag nyo. Ito naman sa side na ruler, click and drag. Basta huwag nyong kalimutan dito sa file i-enable yung show ruler nyo and guides. So, yun. And kung gusto nyo i-cut yung ano nyo, yung template nyo, hanap lang kayo sa Google ng photo slicer or cutter. Ito, Pine Tools. Maganda to yung Pine Tools. So, dito nyo siya ilagay. Choose file. For example, ito. And then, both. Kung ilan yung blocks na gusto nyo. So, if 9, ganyan. Oh. Vertically pala to. Input nyo lang kung ilan dito, guys. And then, split image. So, ganun lang. Kadali. And for more tutorials on Canva, please comment down below kung ano yung gusto nyo pang matutunan sa Canva. Thank you!